Excited na po ba tayo? Hindi mo po kayo nalang eh. Excited na tayo. Pinakahihintay at inaabangan ng mga Pasigueño ang mutya ng Pasig 2024 Coronation Night. At nitong Miyerkules ng gabi, ginanap ito sa Tanghalang Pasigueño. 14 na kandidata ang nasaksihang magpakitang gilas, hindi lamang sa gandang Pasigueña, ngunit maipamalas din ang angking galing at talino. Noong June 22, ginanap naman ang preliminary competition kung saan ang mga kalahok ay rumampa suot ang kanilang national costume, swimwear at evening gown. Samantalang kanila na ding naipakita ang kanilang mga talento. Dumating si Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodo Jaworski at ilang mga konsehal. Hindi pinalagpas ng mga barangay at sangguniang kabataan officials ang pagkakataon na ipakita ang kanilang suporta sa kani-kanilang kandidata at nanood din ng kompetisyon. Nais ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa mutya ng Pasig 2024. Siyempre, nandito po ang ating Congressman Roman Romulo, nandito po ang ating Vice Mayor Dodo Jaworski at ang City Council po natin. Hindi po dahil sa ang sa kanila, hindi po magiging posible ang event na ito. Siyempre, yung mga kapitan po natin na sumuporta sa ating mga kandidata, lahat na kapitan, mga kagawad po, ang mga barangay officials and staff, sa mga team, yung mga candidates natin. Siyempre, good luck sa ating mga kandidata at sa iba't ibang barangay at sa mga supporters. Nandito po sa Tanghalang Pasigueño. Maraming maraming Maagang dumating ang mga supporters at kapamilya ng mga candidates. Dala ang mga lobo at tarpaulin at dumagundong ang tanghalan sa kanilang hiyawan at sigawan. Siyempre, Mutya Gwen from Barangay Manggahan. Siyempre, bilang barangay official, no, kailangan nakasuporta tayo sa mga gantong adhikain pagdating sa pagpapalakas ng ating mga aktibidades sa barangay. Ganun na din dito sa city. Actually, ang buong barangay council sa pangunguna ni Kapitan King Cruz ay hopefully naman na magaling yung aming pambato ngayong taon, no? Feeling namin makukuha namin yung mutya ng Pasig 2024. Para kay Gwen, galingan mo, naniniwala kami sa iyo at andito lang ang Barangay Manggahan nakasuporta sa iyo. Proud anak ng Manggahan. Aking sinusuportahan po ay walang iba kundi si Ariana Gavino Pineda na taga Barangay Santa Lucia. She's a friend of mine. So far, sa nakikita ko po, magaling po si Ariana pagdating sa pag-execute ng pag-walk sa El Tablado. And mausap. Galingan mo lang. Enjoy the show no matter what happened. Yun naman yung pinaka-importante. Thank you and good luck. I am supporting Miss Alma de la Cruz of Barangay Capitolio. Let's go. She's a good friend. She's a good friend. I think she is doing great. Mataas ang kanyang confidence. Sinabi ko na sa kanya, just be natural. Matagal niya nang ginagawa to, so feeling ko kaya niya lang kunin tong corona na to. Alma, keep it up. Malapit na yung question and answer. Napagdaanan mo na lahat. Ang dami mo ng awards na nahakot. Kunin mo na to. Let's go. Ang sinusuportahan ko po na kandidato ay si Aimee Omnes Chokso. Pinsan ko po. Masaya naman po ako sa naging performance niya at proud po ako sa kung anong po yung nararating niya ngayon. At alam ko pong proud si Tita sa kanya. Kahit wala na si Rita, alam kong proud siya sa'yo. Galingan mo palagi. Sa tulong ng mga piling hurado, pinarangalan ang ilang mga kandidata ng special awards. At sa huli, si Mary Andica Araha ng Barangay San Antonio ang kinurunahang mutya ng Pasig 2024. Samantalang si Aliana Katrin Pineda ng Barangay Santa Lucia ang first runner-up at si Alma de la Cruz ng Barangay Capitolio ang second runner-up. Maliban dito, inanunsyo ang nagwagi sa Pasigueño Fashion Designers Competition na si Reginald Garcia.
Ang mga nagwaging kandidata ay posibleng maging representante ng Pasig sa pangnasyonal na kompetisyon. Matagumpay ang naging programa na pinagtulungan ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan at ng mga naging private partners. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.